Pillars League. So, yan, it is sa 30th Lord's Day sa taon ng 2023. Kaya salamat sa Diyos na tayo'y patuloy niyang sinusustain and naidalang na din ko na bawat isa ay magkaroon ng oras o motivation or kumbaga meron priority na makapunta talaga ng maaga dito sa simbahan. So bago po yan, manalangin po muna tayo sa ating panimula bago tayo mag-devotion. So let's pray. Heavenly Father, thank you for this day. Salamat po sa mga pag-iingat mo. Salamat po sa providence na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon, na hindi kayo nagsasawa na kami ay lingapin. Salamat po sa iyong hindi matatawarang pag-ibig at pagpapatawad sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami ay dinala mo rito ng maayos. Gayun na rin po sa aming mga kapatid na papunta pa lamang aming dalangin na ingatan po sila sa kanilang mga biyahe, Panginoon. At sa oras na ito, sa aming pag-aaral, sa pagsimula ng aming gawain, Panginoon, ibuksan mo po ang aming puso at ang aming isipan sa mga gagawin. Patuloy kang kumilos na bago ang aming baguhin ang aming mga maling pananaw, Panginoon, may tuon namin ng maayos ang aming ang pagtingin sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa mga oras na ito. Ito po aming dalangin, pinapasalamat po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung i-share ko po sa inyo ngayon, no, na devotion is from the book of James. Ito is sa mga sulat ni James. So, buksan po natin ang ating Bible sa James 5, verse 7 to 11. So, ito po ang salita ng Diyos. Verse 7, "Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmers waits for the precious fruit of the vine, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remained steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful." So, ipurin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, dito sa isi-share ko, no, sa devotion, ito po ay isinulat ni James, a disciple and a half-brother of Jesus Christ, who humbly introducing himself na siya ay tagasunod o tagapaglingkod ni Kristo. So, ang sulat o ang epistles ni James ay pumapatungkol sa pagre-remind o pag-highlight ng muling pagbalik ni Kristo. So, ito'y pinupuno ng mga information o nagko-content siya na kung saan pinaghahanda na ang mga bawat Kristiyano o mga readers ng kanyang letter ay maging magkaroon ng kahandaan o magkaroon maanticipate nila yung pagbabalik
O yung pangako ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Ito yung sinulat ni James sa mga tao, so from the Jewish Christians na nag-disperse, o yung tinatawag nilang diaspora, yung dispersion of the 12 groups or 12 tribes doon sa lugar ng Asia Minor. So, as well as the Gentiles believers, sa isinulat niya rin ito hindi lang sa Jewish, kundi rin para sa mga Gentiles na mga naniniwala o mga na-convert na hintil na nagkalat sa lugar ng Asia Minor. It is intended for many congregation. Ito ay intend para sa mga kongregasyon, sa mga grupo na mga mananampalataya sa maraming lugar. Ang pagbabalik ni Kristo, o the second coming of Christ Jesus, is that no one knows when will come. So alam natin na kung ang pangako ng Diyos na tulad ng pagkakasabi ni Kristo sa gospel, sa kanyang sa four gospel, no, na ang kanyang pagbabalik o ang pagbabalik ni Kristo ay tulad ng isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan. Kaya naman, ng bawat isang Kristiyano ay dapat maging handa sa lahat ng oras. And in relation of faith and the good works and justification, the saint must be ready at all times, sabi rito. Lahat ng mga tinawag niya at mga pinangakuan niya ay mapagkitaan ng kahandaan sa kanyang pagbabalik. Kaya nga dapat na ang mga tinawag ng Diyos ay mapagkitaan din ng bunga ng kanyang pangako. Kaya na kung ating maaalala na yung ginawa ni Kristo no, doon sa Acts, no, nung siya ay bago siya umangat, no, bago siya umakyat sa kanyang exaltation, the Christ exaltation, ipinangako niya na merong siyang ibibigay, no, which is the Holy Spirit na mag-guide, mag-dwell sa mga Kristiyano. Nalilingap na magagabay and magsusustain sa bawat Kristiyano. So, dito sa passage na aking binasa, makikita natin na yung fruit of the Holy Spirit, isa sa mga fruit of the Holy Spirit is ang ating patience. So sinabi din ni Paul sa kanyang sulat sa Korinto na yung fruit of the Holy Spirit kasama doon ang love, joy, peace, patience, pang-apat ito, no? Sa bunga ng banal na Espiritu na kanyang ipinangako. Kaya sa passage na ating binasa sa ang identity ng isang Kristiyano o totoong Kristiyano na tinawag ng Diyos ay mapagkikitaan ng pasensya sa kanyang pag-aantay sa muling pagbabalik ni Kristo. Tayo'y biniyayaan ng banal na Espiritu ng pananampalataya sa kanyang natapos na gawa at sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. At bukod doon ay tayo binigyan din ng pananampalataya para sa kanyang pagbabalik, muling pagbabalik o yung glorification. So, sa atin bilang Kristiyano, para itong ID na sa ating sinusuot kung sa mga sa trabaho para tayo ma-identify as a employee of the certain company. So, pero dito sa atin as dito sa mundo na tayo ay humaharap sa pang-araw-araw sa ating buhay, na ang ating challenge sa atin bilang isang Kristiyano ay maisuot natin ito. Mapagkitaan tayo ng may pagkakakilanlan tagasunod ni Kristo. And the hope in Christ Lord's coming should be our comfort. Ito ay maging kapahingahan natin o
Ito ang maging comfort natin bilang mga Kristiyano. Despite of the trials, sa mga nararanasan nating trials, hirap, mga circumstances, no? And mga sufferings. So, kasama pa doon yung mga persecution na ating hinaharap. The glory that awaits the Christ's return should motivate believers to patiently endure mistreating of this world. So sa panahon natin, alam naman natin, and even sa pagkatapos ng nangyari o sa pag-reign or exaltation ni Christ sa kanyang pag-angat mula muling pagkabuhay, no? Nakikita naman natin yung mga persecution na pinagdadaanan ng mga believers na nag-scattered. Kaya nga makikita natin yung account from sa Acts 15, yung nangyari sa mission nila Paul na nag-disperse yung bawat grupo na kumalat or kumalap sa certain hometown ng Ephesus, no? Upang paalalahanan na ang bawat Kristiyano na dumadaan sa mga pagsubok, sa mga paghihirap, ay maging ano to, maging comfort nila. Hindi ito maging dahilan ng kanilang pagtalikod sa Diyos. So, kaya dito sa passage na binasa natin from James 5 verse 7 to 11, ito ay maging ito ini-emphasize ni Santiago, ni James, yung importansya ng patience o ng isa sa mga fruit ng Holy Spirit, yung patient pagdating sa pag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya sinabi niya rito from verse 8, you also be patient, establish your heart. Ang itong passage na to, no, sa ang ibig sabihin ng when you say establish your heart, you should this is a call for a resolute. Ito'y pag sinabing resolute, ito'y magkaroon tayo ng mapakitaan tayo ng determinasyon sa ating paglakad bilang Kristiyano. A call for a resolute firm courage and commitment. So sa panahon natin, syempre, no, pag tayo ay nakaka-experience ng mga pagsubok o ng mga struggle o hindi pumapabor yung mga bagay sa paligid natin, tayo ay napanghihinaan ng loob or kuminsan apektado yung ating commitment when it comes sa ating service to God. Yun ang isang nakakalungkot when it comes sa ating impatience, no? So sa records and sa mga accounts naman din ng Bible, makikita natin yung mga nagbumagsak sa mga ganitong kasalanan sa pagkakawalan ng pasensya. Alam natin na sa Israel, dahil sa kanilang pag-aantay, bumagsak sila sa kasalanan, and because of this, of their impatience, 'di ba? And kay Sarah, na asawa ni Abraham, sa kanilang pag-aantay and sa kanilang impatience, nagsimula yung conflict sa ating mga sa atin hanggang sa ngayong henerasyon. So ating maalala na sinabi ni James dito na kaya niya sinabi na establish your heart. Tayo yung mapagkitaan ng, sa ating pagpapasensya, tayo yung mapagkitaan ng determination. Yung ating magkaroon tayo ng firm courage sa ating paglakad sa Diyos and commitment. Kaya tayo, kaya bilang isang kabahagi o parte ng isang iglesia, sa ating pag ating pakikipag-isa sa simbahan, tayo'y kalakip nun yung ating commitment, yung ating
yung ating commitment na maging kabahagi or mag-endure hanggang sa pagbalik ni Kristo. So dapat sabi dito sa pangalawang part, sabi dito, do not grumble. O yung sinasabi natin na do not complain. So marami sa atin na hindi man vocally, no, pero sa ating isip nagrereklamo tayo sa Diyos. Naka-question natin si God sa mga hindi natin sa mga bagay na hindi pumapabor sa atin. So maraming bagay, maraming aspect na tayo'y bumabagsak sa ganung kasalanan. So isa 'yon sa mga isinulat ni James na bilang paalala sa atin, tayo ay maging grateful sa lahat ng mga bagay and ma-appreciate natin and yung mga dumadaan sa atin. So mahalaga doon yung makita natin, maintindihan natin yung provision ng Diyos. And James cautioned his reader, sabi rito, against that sin na sinabi niya sa Philippians 2:14, dahil sa mga pagrereklamo, pwedeng ito mag-umantong sa forfeiting of the full reward. So, hindi ito, sa sinabi niya sa 2 John 8:8, no? They forfeit the full reward. So, ito hindi mapatungkol sa pagkawala ng salvation. So, ito yung sinulat niya para sa mga taong hinirang niya, niligtas niya na. Ang pinaka punto dito is yung hindi natin bilang isang tinawag ng Diyos ay makalimutan natin, hindi natin ma-enjoy yung salvation o yung the joy of the salvation ay mawala sa atin. So, kaya dito, in-illustrate niya from verse 10, yung suffering ni Job. Sinabi rito, behold, we consider sa verse 11, we consider those blessed, we remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job. Alam naman natin na yung pinagdaanan ni Job, despite of trial sufferings, si Job ay nanatiling faithful sa Panginoon. So, ganun yung sinasabi ni Santiago na kung paano ang isang characteristic o yung isang attributes ng isang dapat ng isang Kristiyano sa kanyang pag-aantay. Makita natin na bilang Kristiyano, tayo ay merong mapagkitaan natin na ang Diyos, sinabi rito sa verse 11, that the Lord is compassionate and merciful. Siya ay mahabagin at makikita natin yung kanyang compassion. Pero ang punto dito sa atin, sa ating mga binasa, hindi naman tayo iniiwan ng Diyos eh. Sa ating paglakad ng Diyos, hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating paglakad. Tayo ang lumalayo dahil sa kasalanan. So, tayo yung sumusuko, tayo yung bumibitaw. Pero dahil sa grasya at sa habag ng Diyos, tayo'y nililingap niya. At hindi ang kagandahan ng kanyang pag-ibig ay walang makakapag-alis sa atin doon sa kanyang pangako na pagliligtas. Kaya bilang challenge sa atin, no? So sinabi doon sa ating binasa, ang challenge sa atin sa mga pinagdadaanan nating trial sa mga circumstances naway hindi ito ma-magnify sa buhay natin. Hindi tayo naway hindi ito ang maging focus natin bilang Kristiyano na Lord, lagi na lang akong ganito eh. Lagi na lang akong nahihirapan, lagi na lang akong hindi pinapaboran or hindi ako hindi sila sang-ayon sa pinaninindigan ko. Pero ating maintindihan na si Kristo mismo pinagdaanan niya itong mga bagay na to. Pero ang maganda rito maganda sa challenge na ito, nawa ang Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pangako, yung mamagnify sa ating buhay. Na kung saan ito yung maging kasabikan natin, ito yung maging comfort natin sa tuwing maiisip natin ito. Salamat Panginoon sa pag
sa pagkakataon na kahit ito'y pinagdadaanan ko, meron akong comfort. In the end, makakasama kita. Mararanasan ko yung pangako mo, no? No glorification. So, doon po nagtatapos ang aking sharing sa devotion. So, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa oras nito, sa iyong salita na aming pinag-aralan, Panginoon. Naway maging magsilbi ito, Panginoon, na reminder sa amin bilang tagasunod mo, na hindi lang kami, Panginoon, na panghawakan yung mga bagay na ito, kundi, Panginoon, maging handa kami sa lahat ng oras, na Panginoon, sa iyong pagbabalik kami ay madatnan mong tapat sa inyo. Panginoon, sa oras na ito kami ay hindi kami ay alam namin, Panginoon, sa aming sarili kami, Panginoon, ay bumabagsak. Kami ay lumalayo sa inyo, kaya patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kung kami ay napanghinaan ng loob, kung kami ay bumabagsak sa aming buhay espiritual, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, aming dalangin na patuloy mo kaming gabayan. Salamat po sa iyong paglingap sa amin, Panginoon, na kami ay patuloy nakakalakad sa inyo. Hindi ito dahil sa aming mga lakas at hindi dahil sa aming mga galing o sa aming mga natututunan, kundi, Panginoon, ito'y dahil sa inyo na kayo'y nahabag sa amin, kaya kami nakakapanatili na sumunod sa inyo. Panginoon, aming dalangin na sa mga aaralin, mga natutunan namin, patuloy ito maging paalala sa amin na kami ay matuwa, magalak, Panginoon, sa mga bagay na aming paglakad sa inyo, Panginoon. Maituon namin ang aming focus sa pagbabalik mo, na kami ay maging handa, magkaroon kami ng banal na pamumuhay, Panginoon. Maisuot namin ang identity ng na tagasunod mo, Panginoon. Salamat po sa mga oras na ito na aming natutunan, Panginoon. Sa aming mga pag-aaralan pa hanggang sa aming mga natitirang oras, ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon. Kami ay patuloy na baguhin ang iyong salita at patuloy kami magpasakop sa iyong salita, Panginoon. Salamat po at binabalik namin ang aming papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yun. Ngayon po kayo po ay aking inaanyayahan para sa ating corporate prayer. Anyway, sa